What is up mga kataong? It's your boy Luisito TV. Anyways, let's go! Tara na! Wah! Tutunan nga pala ako sa previous post ko yung adobong pera. Naisip ko yung ibang mga tao, dumami yung mga haters eh. Yun yung post ko na sobrang dami, sandamakmak, sampaterba na mga haters. Naisip ko na may mga tao na ayaw lang makita na nakakaangat ka sa buhay. Sabihin natin fake money nga, ayaw lang makita na medyo meron kang konting advantage sa kanila. But you know what? There's a reason why naabot nila yun eh. Hindi naman nila nakuha yun by accident. Pagising mo, wow! Anong nangyayari? They work hard for it. Kaya meron sila yun, they work hard. Mukha lang akong tamad, pero I did work hard for whatever thing I have right now. Anyways, ang topic nga pala natin ngayon, baka mag-move kami sa Guam. Sa mga hindi pala nakakaalam, meron pala akong license to practice ng respiratory therapist here sa United States. Especially, licensed ako, registered ako sa California. Nag-try akong mag-license sa Texas, but then, kasi nga wala pa akong experience, they haven't been practicing for like years. Ang gusto nila, mag-retake ako ng board exam, which is hindi ko gagawin dahil grabe, lumabas na lahat ng dugo sa ilong ko, sa mata ko, sa tenga ko, sa sobrang hirap ng exam. It took me like 6 times bago mapasa yung exam. Kasi tatlo yun eh. Yung iba talaga nag-i-stop sa isa. Pag napasa lang yung isa, yung dalawa nila mapasa. Sa totoo lang, hindi ako nagmamayabang. Yung exam na yun, pinakamahirap na exam na na-exam ko sa buong buhay ko. Ang passing niya, 40. Minsan pag nag-exam ako, 38, 39, 37. It took me 6 times bago may pasa yung board exam na yun. Tapos sabi ng Texas, you have to retake the exam again. Sabi ko, hell no, I'm not gonna retake my exam. Anyways, like right now, wala akong trabaho. Yung business ko, I lost my business. So, nga talaga ako ngayon. Si Mrs. lang yung nag-work. Nag-work ako sa hospital pala, pero on-call lang yon. Minsan lang, madalang pa sa sikat ng araw o ano. Ngayon, napag-decisionan ko, no, I contact my classmate na tiga Guam. Sa Guam nga pala, may tatlong hospital. So, nag-work siya ron sa throughout. Paikot-ikot yun eh. Sabi niya sa akin, bro, matagal lang ito pinakabot na rito, bro, just come through. So, first thing what I did, sabi niya, tawagan mo yung Allied Health sa Guam. Hinalap ko sa website yung ano, medyo old school sila rin eh. Hinalap ko sa website yung pwedeng i-download yung application for licensure. But then, wala. So, tinawagan ko sila, then sinabi nila, they communicate through email. So, digital age na ngayon, di ba? But they do things different there, even though Guam is part of territory of United States, but they do things different. So yung Guam nga pala, maliit lang yan eh. Ang population lang yan, siguro 167,000. Compare mo sa Manila by itself, 1.2 million. Diba? Laki diferensya. Kaya ako pinili yung Guam kasi it's 4 hours away mula sa Pilipinas by plane. Okay, malapit lang. So kung gusto kong umuwi, lipad ka ng umaga, andiyan ka lang ng tanghali sa Manila. And tsaka ang vibe ng Guam, parang Pilipinas. Yung mga buko, mga ganun. Settings, parang provincial style. Laguna, Batangas. Pinanood ko kasi sa YouTube, yun ang nakita kong style. Tapos maraming mga tubig, which is what I like. Anyways, so ito nga pala yung application. I had to fill this out. And then I'm gonna go through a process para i-transfer yung license ko rito. Once I did that, na ina-accept nila yung application ko, pag nila ako pinag-exam, good. Pag pinag-exam na ako, forget about it kasi I'm not gonna go through the exam. Sobrang hirap talaga na exam. Ang tagal ko nang wala sa school, ang tagal ko nang walang aral. So it's gonna be tough. So anyways, once na nagawa ko na yun, ang gagawin nga lang, it's easy. Kasi yung kilala ko, may connection siya ron. So he knows people. All I had to do is put an application doon sa hospital. So anyways, meron pa isang classmate na tiga Seattle, Washington. His name is Tess. What's up with you? He told me na pumunta ako sa Washington State. You know, he told me how much he made. I think he made like 180,000 in one year. But that's working a lot of hours. Kasi naman ako, sa totoo lang mga katong, I'm not all about money. Gusto ko lang yung umuwi ako ng bahay. Nakikita ko yung pamilya ko. What about like family thing? Ayokong magkaiwalay ka. Walang disrespect sa mga magkakaiwalay ng pamilya. But, to me, kasi yung oras ang kalaban natin eh. You know, I mean, tumatanda tayo.
And then, hindi natin nakakasama yung mga pamilya natin like as much as we can. But I know you still have to work, but to me, may choice naman ako. I will choose na to be closer sa family ko. Yung nakaka-uwi ako araw-araw, nakikita ko sila, nakipaglaro ko sa anak ko. You know, we do things together. Nandun ako sa activity niya sa school. I can be there anytime I wanted to. Yung hindi yung malayo na wala kang magawa kung may sakit yung anak mo. Walang disrespect to, ha? That's just me. Yun lang. So anyways guys, yun yung plano ko ngayon. Hopefully this year 2019, everything goes okay. Pag di nila ako pinag-exam, pag sinabi lang okay, madali na naman kasi mag-transfer ng mga license. All you have to do is send like yung mga transcript mo, make sure na wala kang criminal record, send mo yung mga questionnaire, madali lang. So once they clear me, then I can apply naman dun sa Guam Regional Hospital. Then magpa-follow through na lang yung kilala ko, papasilip niya lang o ano na, then they'll call me in. So I'm hoping this year na makalipat. If not, I'll stay here and nasa hospital pa rin naman ako yung on-call. I'll try to practice dito sa pinagkatrabaho kong hospital. So it's still good, win-win situation, but the plan is makapunta sa Guam for now. Para malapit din sa Pilipinas, ang average na yata ng pamasahe pag yung hindi peak season, hindi yung mga December, $400 round trip from Guam to Philippines. So it's not that bad compared sa US, tsaka ang flight sa US ang haba, like 14 to 16 hours. Ito sa Guam, 4 hours lang. Tapos, alam din na magkakaroon ka ng jet lag doon, 4 hours, alis ka lang umaga, dati ka lang tanghali. So you still be okay. So anyways mga kataong, yun lang naman ang update ko for now. Minsan gusto kong gawin yung sinigang na pere para ganitin talaga yung mga haters eh. You know what? Pag ako na inis, I might do that. Okay? Just for the hell of it. Alright guys, I'm out for now. Salamat sa support nyo. Salamat sa panonood ng mga videos. I'm out for now guys. Peace out.